nababasa ko sa palad ni Amaya na hindi siya magiging isang ganap na babaylan. Ang tanging nakikita ko ay isang magandang kinabukasan para sa kanya. Ngunit ang kamatayan ay isa ring mabuting tadhana, hindi ba? Paano kung totoo nga ang sinasabi ni Silay sa akin? Nalansi ko silang lahat sa bulaang tagna ko kay Amaya. Maging ang uripon ay naniwala. Ang tagna ni Silay ay isang babala! Hanggat nagpapakita si Amaya ng kahusayan bilang alabay, mananatili siya. Muli mong basahin ang aking palad. Ngunit muli ang aking hinaharap. Hindi! Bayang anong nakita mo? Wala ka dapat ikatakot sa iyong hinaharap. Kahit may nangyari sa atin kagabi, wala pa rin akong nararamdaman pagmamahal sa'yo. Wala pa rin damdamin si Bagani para sa akin. Papatulong tayong gumawa ng gayuma. Inihiti ako sa'yo. Mababaliw siya sa pagkahumaling at walang magiging lamahan ang kanyang puso at isipan kung di ikaw lamang. Sumasama ako sa inyo, mga diwata at umalagad, upang dinggin ang aking panalangin ng kapatawaran. Hinayaan ko ang aking sarili na daigin ng kahinaan at karuwagan. Mga katangian na hindi nababagay sa isang tao na nakatakdang maging rahan ng kanyang puod. Balang araw, isa akong tuwag. Hindi ko kaya paglaban ang pag-ibig ko kay Amaya. Gaya ng hindi ko kayang pumaslang ng iba. At bilang kabayaran ng aking kahinaan, kailanman na hindi na maaaring maging akin ang babae aking minamahal. Hindi na ako maging kalugod-lugod sa mga mata ng sarili kong baba. Mali pa yung adlaw. Narito na po ang tubig. Salamat sa pagsadlok mo sa akong sa tubig, Amaya. Walang anuman, mahal na guro. Maaari bang magtanong? Anong sadya ni Dian lamitan dito?
Ikinalulungkot ko, ngunit hindi ko maring sabihin sa'yo. Ipagpatuloy mo lang yung gawain na Maya. Bayang, nandito ka pala. Umuwi ka na bago ka pahanapin ng iyong mga Panginoon. Sandali na lamang lahat, matatapos na rin ako dito. Bakit ganyang karami yung alay, Bayang? May mahalaga ka bang kahiningan kay Uray Digan? Oo, Lati. Sana kasihan ang kalag ng ating punong babaylan ang mga alay ko upang pagbigyan naman ang aking mga panalangin. Ano ang iyong kahilingan sa ating namayapang guro, Bayang? Pinagdasal ko na sana hindi matuloy yung mga nakita ko sa kapalaran ni Amaya. Sana hindi maganap yung nabasa ko sa Himalad. Hindi kita maunawaan. Ano ang nabasa mo sa palad ni Amaya? Nakita ko ang katupusan ng babaeng tinakda. Nakita ko ang kamatayan ni Amaya. Manuot sa ubo at himay-may ng utak at isipan. Sampu ng iyong puso at kalooban. Nawala kang tanging iibigin at pagkakalooban ng iyong pagsinta at kapurihan kung hindi ako lamang. Naintindihan mo ba yung tinuro kanina? Amaya, saan ka pupunta? Uwi ka na ba? Oo, tapos sa mga gawain ko. Sa balay ka ba pupunta o makikipagkita ka sa iyong kasintahan? Wala akong kasintahan. Bakit wala? Maganda ka naman ah. O baka naman ayaw mo lang sabihin sa amin, magtapat ka na, Amaya. Tila kasi napakarami mong inililihim sa amin eh. Wala akong nililihim sa inyo. Mauna na ako. Talagang napakailap ni Amaya. Wala man lang tayong napala sa kanya. Paano natin makakamtan ang gantimpala ni Silay? Eh? Oo nga eh. Hoy! Batang Alabay! Ano tinitingin-tingin mo? Mariket. Salamat at dumating ka na aking bana. Hindi ba sinabi ko sa'yo na hindi mo naman kinakailangan intay na aking pag-uwi? Maaari ka naman matulog kahit hindi pa ka dumadating. Sinadya kong abangan ang iyong pag-uwi. Dahil nakatitiyak ako na pagod ka sa maghapon. Gumawa ako ng salapat. Inumin mo hanggat mainit pa. Paumanhin, Ginoo. Bahay Marikit. Babalik lamang namin ang bangkaw ni Bagani. Naiwan niyo sa tabing dagat, Ginoo. Ngayong naisoli nyo na ang bangkaw, maaari na kayong umalis. Mawalang galang na Ginoo. Maaaring makiinom man lamang. Labiso ang pagod namin. Sa'yo na itong aking salapat. Wag! Kapit? Kapit, magpakita ka sa akin. Meron lang akong sasabihin sa'yo. Kapit?
Bagani, sa iyo talaga yan. Marikit, hindi ako maramot sa aking mga kaibigan. Sa halip na masayang ang iyong pinagbaguran, makinabang man lamang ang isang nakukuha ko. Bala, sa ito. Nais ko na magpahinga. Usbog, sunduin niyo ako ng maaga bukas. Oo, ginawa. Ano? Bihin tayo. Kapil. Magmula nung hinulaan ako ni Silay, naging mailap na ang kapo-babaylan ko sa akin. At nahuhuli ko silang pinagbubulungan ako. Nahuhuli ko rin sila na matitiliman tingin nila sa akin. Parang ayaw nila akong isama sa kanilang pagsasanay. Tama ka, Kapit. Intindihin ko na lamang ang pagsasanay ko kaysa pansinin ko sila. Tayo! Sandali lang. Kailangan ko makita si Marikit. Tagihin mo yan. Pag nagising ang Ginoo sa ginagawa mong pabubulao, lago tayo. Kahit isang sulat na kay Marikit. Sige. Hindi ba't pinauwi ko na kayo? Marikit! Ano? Nakainom ba ito? Hindi, Ginoo. Nagtataka nga rin kami. Ba't bigla na lang ganito ang kinos, di ba? Ano? Nagsimula lang naman siya nagganito. Nung inom niya sa labot, naggaling kay Bay Marikit. Si Bay Marikit. Handa ako mamatay! Nakita ko lang si Bay Marikit! Maro, hindi naman sa nagbibintang Ginoo. Ngunit, ginayuma yata siya ni Bay Marikit. Bay Marikit! Maro! Alinsina, huwag ka matakot sa akin. Ako si Imbo Amaya, hindi ba? Nakita kita. Nakikipag-usap ka sa ahas. At tinawag mo yung Kapid o Kalbar. Alinsina, mukhang mali ang iyong nakita. Wala akong kinakausap. Huwag kang magkaila, Umbo Amaya. Alam ko kung ano ang nakita ko. At rinig na rinig ko lahat ng sinabi mo. Bakit kayo nagtatalo? At Alinsina, ano yung sinabi mong narinig mo na sinabi ni Amaya? Umalis na ba ang mga abay mong uripon? Oo. Kinailangan kalit ka rin si Bano ni Usbog palabas. Halinang halina ang tao sa'yo. Hindi ko sila masisisi. Labis naman talaga ang angkid kong kariktan. Iginawa kita ng bagong salabat. Inumin mo, upang maging mahimbing ang tulog mo mamaya. Nang inumin ni Bano ang salabat na iyong inihanda kanina, bigla na lamang siyang nahumaling sa iyo. Iisa lamang ang dahilan upang magkaganon si Bano. May gayuma ang salabat na ininom niya. Hindi ko tatanggapin yan. O kahit ano pa ang ihayan mo sa akin. Alam po na ako ng pakay mo, Marikit. Wala akong alam sa sinasabi mo, Pagani. Marikit, hindi mo maaaring makuha ang pag-ibig ko sa ganitong paraan. Hindi lamang ako ang dinadaya mo, pati ang sarili mo. Bakit hindi mo na lang intayin na matutunan kitang ibigin na walang daya, walang tulong ng anumang kayuma? Sobra dahil ginawa mo ito, malaban ang mangyari pa yun.
sumagot. Ano yung narinig mo na sinabi ni Amaya? Silay, pinaalala ko lang sa kanya ang sinabi ng gurong babaylan. Tulungan niya ako sa pagliligpit. Kung ganon, sundin niya ang utos niya pagkatapos ay magsiuwi na kayo. Oo, Silay. Alinsina, mukhang namamalik mata ka lang. Hindi ako nananaginip ng gising. Alam kong totoo ang mga nakita at narinig ko. Ikaw ang babae, may kambal-ahas. Alinsina, tama na. Mama yung makarinig sa'yo. Alinsina, walang dapat makaalam ng lihim ko. Nakikiusap ko sa'yo. Hindi ako mangahak sa'yo. Kaya humanda ka, pagkat batid ko ng lihim mo. Alinsina! Sapat na ang bilang ng mga tauhan ni Datu Madiwa upang salubungin tayo sa labanan. Kaya't kinakailangan na maunahan natin sila upang sa gayon, hindi nila maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Tama kayo dyan, Kapunoan. Kaya dapat maglayag tayo patungo roon doon ngayon din upang makarating tayo doon sa unang putok ng sikat ng araw. Mainam ang iyong mungkahi, Angaway. Tunay akong pinanghanga ng iyong anak, Atubang. Bagani. Sang-ayon ka ba kay Angaway? Ipagpaumanhin niyo, Baba. Ngunit hindi ko makita ang dahilan kung bakit kinakailangan natin mangayaw sa banuan ni Datu Madiwa. Walang matinding pangangailangan ng ating puod. May sapat tayo na nakaimbak na pagkain. Maayos naman ang ani, ang huli ng isda. Hindi ko maunawaan kung bakit natin ito kinakailangan gawin. Gagawin natin yan. Dahil kailangan natin ng karagdagang bihag upang may kalakal natin sila. At gagawin natin yon dahil yun ang nais ko. Kaya't sa ayaw at sa gusto mo, Bagani, tayo'y mangangayaw. Maya! Baya, pagpaumanhin mo kung ngayon lang ako dumating at pinaghintay kita. Nagpupulong ang aking mga Panginoon kung kahit ngayon lang ako nakalabas ng balay. At nakalabas lamang ako dahil pinatatawag sa akin ng raang punong babaylan. Huwag mo na munang intindihan mga punong babaylan. Baya, may nakakita sa akin, nakausap ko ang kambal-ahas ko. May nakakaalam na ng lihim ko. Ano? Sinong alabay? Meron pa bang iba nakakaalam nito? Alinsina ang ngalan niya. Isa lamang siyang bata. Hindi ko alam kung may pinagsabihan na siya. Baka magkatotoo ang sinasabi sa akin ni Silay. Baka si Alinsina na ang dayan kung bakit hindi ako magiging babaylan. At ang parusa sa aking kamatayan. Kailangan natin magtanong sa mga ibang uripon kung saan nakatira si Alinsina. Kailangan natin mapigilan si Alinsina na ipagkalat ang nalalaman niya. Hindi nagtagumpay ang balak natin, Iloy. Natuklasan ni Bagani ang tungkol sa gayuma. At ngayon, napasama pa ang tingin niya sa akin dahil sa ginawa kong iyon. Tana, wala namang maidudulot ang pag-iyak mo para maiayos ang suliranin ng iyong bana. Nauubusan na ako ng pag-asa, Dadamanta. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin upang mapagpagian ang puso ni Bagani. Habang may ibang laman ang puso ng iyong Ginoo, hinding-hindi siya mapapasayo.
kailangan natin mapaalis si Amaya sa pagiging alabay. Upang mapaalis na rin natin siya sa puod ni Rahamang Gubat. Namamalik ba taba ako? Baka talaga dinalaw lang ako ng binuko ni Dato Bugma. Ano may paglilingkod ko? Alabay? Ipagpaumanin niyo kung nagambala namin kayo. Ngunit hinahanap ko lang si Alusina. Hindi niyo naabutan ang aking anakadakan. Pagkatapos niyang kumain, umalis na ito. Saan siya nagtungo? May mahalaga raw siyang ipagtatapat sa ating Raha. Kaya't doon siya pumaroon. Kailangan natin siya maabutan. Uminom muna tayo ng pangasip. Salamat, ngunit nagmamadali kami. Bayang! Atubang, ihanda mo na ang karakowa na gagamitin natin sa ating paglalayag. Para tawag, tipunin mo na ang lahat ng mga uripon at mga timawa na sasama sa ating pangangayaw. Magsusunod, Kapunuan. Kami lilisan na. Bata! Saka pupunta? May mahalaga ako sasabihin sa Kapunuan na tiyak ko'y kakatuwa niya! Itiwan mo siya, Songil. Halika dito, bata. Tumayo ka. Ano tong mahalagang bagay na sasabihin mo sa akin na aking ikatutuwa? Doon ko pa sinasabi. Mahina si Bagani. Hindi siya ang karapat-dapat na tagapagmana ng kanyang mangga. Magiging matagumpay ang inyong pangangayaw, Kapunuan. At bukod sa tagumpay, ay may lilitaw na isang bayaning hindi inaasahan na tunay mong may pagmamalaki sa ating puot. Gagamitin kong pagkakataon ng magaganap na pangangayaw bukas upang ipakita kay Rahamang Gubat na mas karapat-dapat ako kaysa sa anak niya. Magtago ka lang sa likuran ko kung nadurog ka, Bagani. Kaya kahit ipagtanggol sa mga kalaban. Mahalaga ang pangangayaw. At ito na ang iyong pagkakataon upang patunayan ang sarili mo sa lahat. Dahil marami na nakakapansin sa iyong tila karuwagan. Tila nakikiayon sa atin ang panahon habang wala si Bagani. Saan ka pupunta, Amaya? Dilala namin ang maruming uripong ito para sa iyo, Amaya. Hindi ka makakaalis hanggat hindi mo ipauubaya sa amin ang sarili mo.